makasaysayang araw po sa ating lahat. Oh, yun no, mga kaibigan, no? Makasaysayang araw po sa ating lahat. Welcome to Vibal Group Kasaysayan, Kaysaya. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome po kayong lahat dito sa ating programa every two Tuesdays at 7 p.m. Kaibigan. Ayan. Salamat po, no? Grabe, no? Nakukuha ko na yung mannerism na magsabi ng mga kaibigan. Oh? Ay, nako. Nakakatuwa po. Kasi, alam nyo, sa April 9, sa darating na April 9, sa Friday na po yan, ipagdiriwang o gugunitain. Actually, ipagdiriwang, pwede rin. Kaso, mas appropriate commemoration. Gugunitain po natin ang tinatawag nating April 9, Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan. Tapos, sa April 27, mga kaibigan, ating pong ipagdiriwang ang tinatawag nating 500 years of the victory of Mactan and other related events. At ito po yung tinatawag nating quincentennial commemorations of the Philippines. No? 500 years. Isa pong malaking celebration na napaliit po dahil sa COVID. No? Yun po yung nakakalungkot dahil po may mga lockdowns tayo. Now, ang goal natin dito, hitting two birds in one stone. No? Hanggang alas 9 ng gabi. Igawin nating relevant sa Araw ng Kagitingan, which is World War II. And yung tinatawag natin na quincentennial commemorations. Oh, pagsasamahin natin yan. Now, I'll give you something. I'll give you an insight about the quincentennial commemorations. Dahil gusto ng mga organizers ng ating quincentennial na maging Filipino-centric po yung ating paggunita, no? Ay ipinagdiriwang natin yung 500 years of the Battle of Mactan. Now, tignan natin to. Ang tema ngayon ng ating 500 years quincentennial commemorations in the Philippines ay victory and humanity. Victory kasi nanalo tayo laban kay Magellan nung nangingialam na siya. But before that, tinato nating maayos yung mga bisita nating Espanyol noong nagugutom sila at nauuhaw and all of that. No? Pinag-usapan natin yan maraming beses dito sa show na to. So yun yung humanity o pakikipagkapwa-tao ng Pilipino. Now, eto po. Kung matatandaan nyo po, nung nilaunch po ang National Quincentennial Commemoration, so yung Quincentennial Commemorations of the Philippines, noong December 2018, hindi po yan ang tema na una. Ang una pong tema ay ito, 500 years of valor and victory. 500 taon ng kagitingan at tagumpay. Kasi, conscious po kasi yung NQC na hindi ang focus ay si Magellan. Hindi ang focus ay si Magellan, kundi si Lapu-Lapu. Diba? Kasi, sabi nila, pag pinagdiriwang natin yung quincentennial ng circumnavigation of the world, parang colonialism yun. So, ipagdiwang natin si Lapu-Lapu. And of course, eventually, pinalitan nila yan kasi, syempre, gusto nating magpakita ng magandang imahe. No? At yung magandang imahe na yun ay kasama na dyan yung pakikipagkapwa-tao ng Pilipino. So, nandun pa rin yung victory. Nandun pa rin. And humanity. Nadagdagan lang sa victory and humanity. Pero ito nga yung sinasabi natin, kung yan ang tema, medyo nalito yung maraming tao. Nalito kasi parang akala nila sineselebrate si Magellan, kung ano-ano. Pero feeling ko, kung ito yung naging tema, yung 500 years of valor and victory, mas marami yung nagdiwang ng quincentennial. Kasi maliwanag pag sinabi mo 500 years of valor and victory, maliwanag na ang hina-highlight mo dito, yung Pilipino. Oh? Now, Pilipino din naman. Actually, mas gusto ko yung victory and humanity. Ang sinasabi ko lang dito, pag nakita mo yung 500 years of valor and victory, mas acceptable siya sa mas maraming tao. So, hindi nalilito yung mga iba na kolonyalismo ba or what. Alam mong hindi. At kasama dyan, pati yung mga ngayon, sasabihin ko sa inyo, 500 years of valor and victory.
Igi nga. Igi nga. Oh, sabihin ko sa inyo. Alam nyo, may mga taong nagsasabi. At ito recently narinig ko ha, sa isang author na hinahangaan ko. At ako'y nalungkot dun sa aking narinig sa kanya. Mahal na mahal ko tong author na ito. Pero na lungkot ako. Kasi narinig ko sa kanyang bibig na sinabi niya na kahit kailan hindi nanalo ang Pilipino. Kailan ba mananalo ang Pilipino? Oh? Oh? Yan ang nakakalungkot dyan. Ngayon, magtatanong ka, 500 years of valor and victory, kailan ba tayo nanalo? Okay, let's talk about the holiday. Araw ng Kagitingan. Ang araw ng kagitingan ay galing sa Bataan Day. At yung Bataan Day ay April 9. Yan ang April 9, 1942. Yan ang pagbagsak ng Bataan. Fall of Bataan. Talo tayo dyan. At tandaan nyo na kapag kinikwento yung buhay ni Andres Bonifacio at ng Philippine Revolution, ano ang inaalala? Battle of Pinaglabanan. August 30, 1896. Eh, talo tayo dun. Talo tayo dun. So, nandito tayo sa isang point na sinasabi natin, parang pinagdiriwang natin ang ating mga pagkatalo. So, ang isip daw ng tao ay parang ang tingin nila, pag Pilipino, kaharap mo ang dayuhan o kaharap mo ang isang mas malakas na nata, parang ang tingin niya sa sarili niya, lagi siyang matatalo. Diba? Kasi, at siyempre, bakit sinabi na sinaselebrate yung pagkatalo? Eh kasi mahilig daw tayo sa soap opera, mahilig daw tayo sa makatramahan. Okay. Ngayon titignan natin. Ngayong araw na ito. Totoo bang hindi tayo nanalo? Alam niyo yung kanta ni Esmil, di ba? Si Esmil, yung rapper. Filipino. Hashtag panalo. Kailan tayo nanalo? Ano yung 500 years of valor and victory? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Salud! Salud! So ngayon po, akin pong tatawagan ang aking very special co-host ngayong araw na ito. Okay? So, tignan ko lang. I want to properly introduce my guests. Ano? Ang atin pong co-host ngayon, no? Nababati ho sa atin. Yun. Siya po ay bahagi ng isang outfit, no? At tinatawag na Peak Studios. At itong Peak Studios po ay siya po ang nagpo-produce, tinutulungan ng isang malaking foundation ng kultura, Ayala Foundation, na mag-produce ng isang serye ng documentaries tungkol sa ating kasaysayan. At ang pangalan po ng documentary na yon ay, ng serye na yon ay Magiting Plus. Magiting Plus. No? Magiting Plus, parang NCR Plus, ano? So, si ang ating pong guest co-host, young cultural worker, ay ang co-producer ng tinatawag na Magiting Plus na serye para sa Ayala Foundation. Please help me welcome po itong si Miss Jillian Ebrio o ang ating si Miss Gia Ebrio. Ma'am Gia? Hello, magandang gabi po, Sir Shao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes! Mga kaibigan, nakita nyo naman, ha? Talagang, mamaya, may mga katanungan din ako sa'yo at maraming salamat sa iyong oras na ibinigay sa amin. Since pinag-usapan natin yung Magiting Plus, na hindi kasama sa NCR Plus yan, ano? Hindi, sir. O kaya yung pag three patas. Di ba?
Ako, baka mabanggit ko yung brand, no? Munti ko nang mabanggit yung brand. Need a sponsored, sir. Oo, munti ko nang mabanggit yung brand, ano? So, ito pong susunod, medyo, ano to, medyo kinakabahan ako kasi bigatin po yung guest natin. Siya po ang Senior Director, Corporate Communications ng Ayala Foundation Inc., ang producer ng Magiting Plus. Please welcome Mamsel Amores. Ayan. Mabuhay. Good evening. Good evening, Professor Shao. Good evening, everyone. Yes, oo. Yung full name ni Ma'am, Celerina Asuncion Amores. Nakakaba, sir. Oo. Yes, mahabang Michael, mahaba. Pamang Michael Charleston Chua lang yan. Galing pa sa almanake yan, sir. Ay, talaga ba? Wow, wow. Pero yung Celerina, walang kinalaman sa celery yun. Ano? Ano yata yan? It's a Catholic from the Catholic almanac. Ay, oo. Yung pinanggaling yan. Santo yan, then, santo. I think so. Pero hindi ko pa siya na-encounter, sir. Pero yun ang birthday mo. Si Saint yes. Celerina siya, Santa Celerina. Yes. Yes. Kung sinundan po ng aking magulang yung kalendaryo, ang pangalan ko po ay hindi Michael Charleston o Shao. Ang pangalan ko po Mario. Oh. Si San Mario at si San Canuto. Oh? Yung wow. Mario okay na. Yung Canuto siguro. Hindi. Thank you. Hindi yan ang pangalan ko. Ano? Canuto, imagine mo. O ngayon, puntahan po natin. Ito pong aking susunod na kasama. Siya po ay isang isa siyang nagtuturo sa Departamento ng Kasaysayan ng Ateneo de Manila University. Okay? At siya po ay authors ng isang series ng mga aklat. Huwag naman magagalit yung bibal sa atin, ano? Bayani Biographies. No? Ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ako po yung co-author nung Andres Bonifacio. At ito po ay minsan po, ito po ay bahagi siya ng UP Vanguard at minsan din na siya ay nag-work sa, I think, sa civil relations ng ating sandatang lakas ng Pilipinas. Noon. Okay? Wala akong iba. Kaya talagang swak na swak po yung topic para sa kanya. Sabi ko nung 500 Years of Valor and Victory, wala po akong ibang naisip kundi yung kaibigan kong si John Ray Ramos na nandyan po ngayon sa space station no ng NASA. Ano? John Ray, magandang gabi. Ako. Okay, maraming salamat kapatid na Shao at isang makasaysayang gabi sa ating lahat. Excited na ako no sa ating magiging discussion ngayong araw na ito. Kagabi. Pero ito po, no, una kong tatanungin yung ating special co-host ngayong gabing ito, Binibining Gia Ebrio. Oh? Magiting. Diba? Magiting Plus yung project nyo. Siguro sa mga konyo, Magiting. Yan. Magiting. Magiting. Sorry, nagbibiro lang po ako. Okay. Para sa'yo, kasi ikaw, I suppose you're a millennial. Ano? Nandun ka sa millennial. Yeah. So, for people like you, the young people, the millennials, the zennials, tas magiting, pag naririnig niyo, di ba, bayang, magiliw pala yun. Magiting. Anong naiisip niyo? What comes to mind? Of course, sir, magiting. So, naiisip namin agad araw ng kagitingan. So, kagitingan, it's bravery, it's valor. And I think personally po, it's a call to show heroism in small and big ways. Na diba sabi nila, pag bayani ka, hindi mo kailangan mamatay para sa bansa mo. You don't have to die for your country to be a hero. You can be a hero just by being a good citizen. Diba kaya mo maging bayani sa pamamagitan ng paggawa ng tama. So yun po yung kagitingan para sa akin. It's showing courage and showing bravery and valor even in your everyday life. Thank you, Gia. Also, showing valor in everyday life. No? Kagitingan sa pang-araw-araw na buhay. Wala kasing gera ngayon. Eh. So, yung kagitingan ay ating at kinakabit yan sa everyday when you choose everyday to do what is good, to help other people, ganda yan. Right. Ganda kate, ganda.
Ayan, mga kaibigan. I understand, Professor Ramos, John Ray, na yung salitang kagitingan, yung termino na yan, ay mas meron siyang, mas ikinakabit siya sa isang bagay. Anong unang panahon? Can you tell us about it a bit? Okay. Ang salitang giting kasi ginagamit rin natin sa mga ano, yun nga, yung isang holiday nakapangalan sa isang nakapangalan yung holiday natin para sa World War II sa salitang kagitingan. Kasi ang kagitingan usually ay inaangkop or parang kinakabit siya sa isang historical event usually related sa gera, pakikidigma o pakikibaka. Yeah. Ayan. So, yun yung salitang giting, kumbaga. Ayan. So, ibig sabihin, combatants. Okay, combatants or yung kung nakabase tayo sa ating sikolohiyang Pilipino, ito ay yung sense natin ng pakikibaka. Kasi pag sabi mong magiting ang isang tao, ang isang Pilipino, ibig sabihin ay kaya niyang humarap sa isang matinding suliranin, isang matinding kaaway, or isang matinding hamon kahit na ayun na nakakatakot at ano man ang maging consequence sa pagharap niyang ito. Ayun. Ano yan eh, bumabalik tayo dun sa konsepto ng bayani. Totoo. 'Di ba nung unang panahon na ang bayani ay isang taong nagbibigay ng serbisyo sa bayan nang walang hinihinging kapalit. And these are mostly kawal. 'Di ba? Mga bagani 'di ba? Yung quincentennial theme song, bagani. Hangaway, mangayaw, yung mga pintados na tinatawag natin noong unang panahon. So speaking of pintados, punta natin yung una nating victory, di ba? Na recorded sa kasaysayan. So ito, ano lang, maiikling mga vignettes lang ng ating mga pagkapanalo para hindi naman natin sabihin ni writer na talo tayo lagi. No? So, John Ray, ano yung ano, 'di ba, yung Battle of Mactan. Ano mga insights natin na kasi 'di ba sa pakita ko lang tungo sa ating slides ano. Sa ating 1521 sa Quincentennial Commemoration, marami nang beses natin itong naganap na I mean natalakay ano, hindi ko nauulitin. Siyempre yung crucial dito, yung pagpunta ni Magellan sa Cebu para makipagkasundo kay Raja Humabon. Mm-hmm. At siyempre, John Ray, tandaan mo na si Magellan, ang ano niya, ang pakay niya talaga ay trading ano? Eh hinihingan siya ng buwis kasi entrepo eh. Tabuan yung ang tawag niya sa Bisaya, tabuan eh yung Cebu. So ang nakakatuwa diyan ganito. Ang nangyari diyan ay hindi makapagbayad si Magellan. So binolabolan niya tong si Humabon. Sabi niya, kami ay sugo ng pinakamalaking hari, pinakamalakas na hari sa mundo. At ito yung hari ng Espanya. So, makipagkaibigan ka sa amin, let us trade with you kahit hindi kami magbayad ng buwis. Eh, wala na silang pera eh. Wala na silang resources. Ibigyan namin kayo ng kapangyarihan dito. Ibig sabihin, kayo ang magiging hari dito. Oo. At kayo'y poprotektahan ng hari ng Espanya. Sa inyong mga kalaban, ipagtatanggol namin kayo. Oh. Eh, alam niyo na 'yung nangyari, 'di ba? Alam niyo na 'yung nangyari, no? 800 ang nagpabinyag, no? Sa ano no, kay Padre Valderrama, no, at si Magellan at 'yun nga, doon nagkaroon ng first baptism April 14 at binigay 'yung Santo Niño kay Reyna Juan. Okay? Now, dito na ito na 'yung meat ng storya. Eh, nung gusto ng si Magellan at si Humabon ay gusto ng ipatupad yung siya yung magiging pinuno, representante. Yung pangako ni Magellan na kapag siya na yung representante, iingatan namin kay sa lahat yung kalaban. Eh, yung lapu-lapu ayaw magpasakop. So, mayroon pala silang internal conflict nitong si Humabon, si lapu-lapu at Humabon. Ano nangyari? To cut the long story short, hindi uto-uto si Humabon. Naningil agad kay Magellan. Magellan! Ayun no, ayaw sumunod sa akin. Ah, ganun. Siyempre, si Magellan, gusto niyang patunayan ngayon. May isang salita ako. Yung bluff niya ngayon, nagbalik sa kanya, yung nag-backfire. Sabi niya, sige,
lalabanan natin yan. Huwag kayong sasama. Kami lang. Oh. Diyan, Ray. Ano mang masasabi natin tungkol sa victory natin sa Mactan? Natalo natin itong si Magellan. In a military perspective, ito ba yung nadaanan mo na? Okay. Kung military perspective ang gagamitin natin, una, sa umpisa pa lang talagang dehadong-dehado si Magellan dyan. Oo, so napaka... Ewan ko lang kung anong klaseng pinuto si Magellan as a military commander. Pero in a military perspective, parang ang syunga niya na sumugod sa mismo doon sa puta ni Lapu-Lapu sa Mactan. So, ayun, so perhaps he's overconfident and very limited yung at konti lang silang sumugod at ayun, confident sila sa kanilang superiority bilang mga Western. Saan nga ba nagkamali dito in terms of military perspective? Una, si Magellan ay dayo. Kumbaga, so bilang isang dayo, logistically ikaw ay kumbaga wala ka talagang resources to establish a foothold, kumbaga. So this is very different sa ginawa ni Miguel Lopez de Legazpi nung siya naman yung nang co-conquer. So ang unang ginawa ni Legazpi talaga is nag-establish siya ng kampo, nag-establish siya ng fuerza at doon magsisimula yung kanyang malawakang operasyon. Etong si Magellan, anong mga dala niya? Ayan, meron lamang siyang ilang, ayan, more than 100 na sundalo, tapos tatlong barko. Ayan, at ilang mga kanyon. At so, yun, hindi lahat sumama yun, John Ray, hindi lahat sumama yun. 49 lang ang sumama kay Magellan. So, yun. Ayan, so, yung ilan doon yung Battle of Mactan, sir? Ano, yung mga Mactanon, 1,500. 500. Oo. So, of course, ano pa lang, second is talagang lugi siya sa numbers, kumbaga. So that's another one na mali. Yun, anong nga ba yung odds? 49 to 15, edi no brainer yon na talagang matatalo at matatalo ka. Number three, usually it's terrain, kumbaga. So kumbaga nasa dalampasigan pa lang, low tide. So kinailangan nilang tumawid ng nakapaa or nakabangka mula doon sa kanilang mga barko kasi hindi makalapit yung mga barko, so out of range mula sa mga kanyon ng mga barko nila. So ayun, and the problem here para kila Magellan is ayun, may dala-dala silang armor, yung mga kagamitan nila mabigat, at yung fighting formation nila is kailangan effective yan kung nasa ano sila, nasa open terrain at solid yung ground. Eh ang problema, nasa tubig pa sila, tsaka in-engage sila ng mga tauhan nila ni Lapu-Lapu. And ayun, hanggang sa mapagod na lang sila, kinuyog, kumbaga. Ayan. Matindi pala yan, sir, no? Mm-hmm. And ito, siguro additional points lang tungkol sa Battle of Mactan. Pag nakita mo yung Liberty Shrine, kung nasan yung shrine na yon, makikita mo na may mangroves. Nasa looban. Mm-mm. So ibig sabihin, naipit talaga sila kung pinapasok nila si Magellan sa loob. Naipit. No? Mm-hmm. Tapos yung sinasabi ni Vic Villan, 'di ba? Sabi ni Pigafetta, from three sides. Mm-hmm. Inipit sila. Triangle strategy daw, yung baklad, sabi ni Vic Villan, tinatawag sa Visayas. So merong strategy. Well, ito lang, in fairness to the Magellan, 1,500 po. 1,500 hindi 1,500. Tama. Sasabihin ako, nalimutan kong bigla eh. 1,500 yung taga-Mactan. 1.5 hours yung laban. Mm-hmm. So ibig sabihin, magaling din si Magellan. Mm-hmm. At iilan lang yung patay sa kanila. Mm-hmm. Pero napatay yung commander. Yun ang importante doon. So, at hindi na mahalaga dyan kung matanda ba si Lapu-Lapu dahil walang record. At hindi na rin mahalaga dyan kung siyang kumatay. John Ray, explain that. No? Importante ba na si Lapu-Lapu dapat yung mismong sumaksak o tumapos kay Magellan? Kasi kung ang kwento mo ay kung ang kwento mo is ay kumbaga kwento ng isang hero na parang mythical, kumbaga, or parang
mythology, parang mahalaga kung sino yung pumugot sa ulo ni Magellan or kung sino yung nag-stray. So parang ang dating ng kwento ay parang myth na isang bayani ay kinalaban ng isang dragon at pinugutan ng ulo yung dragon. Pero hindi ito mahalaga. But in reality, pag tinitignan natin ang kasaysayan ng labanan ng Mactan, it doesn't really matter kung sino yung talagang tumapos. Ayun, kung sino yung nagbigay ng finishing blow kay Magellan. Ang mahalaga dito is that yung pamayanan nila Lapu-Lapu ay nagwagi, kumbaga. At si Lapu-Lapu yung bilang pinuno ng kanilang komunidad at ayun, na-resist nila yung attempts to, kumbaga, na i-subdue sila ni Magellan. So, it's all that matters na hindi siya mahalaga kung sino yung tumapos talaga kay Magellan. Pero ang mahalaga is sino-sino nga ba yung nagdala ng tagumpay na ito? Which is yung mga taga-Mactan at na nasa pamumuno ni Lapu-Lapu. At ginamit ng mga bayani natin tulad ni Juan Luna, Rizal, Mariano Ponce, Aguinaldo, Emilio Jacinto na inspirasyon. Diba kasi Kastila yung kalaban nila eh. So dapat magpakita sila ng panalong Pilipino laban sa Kastila. Si Lapu-Lapu yung pinitigit. So yan ang hinighlight nila. So, maikli lang ito, maiklian lang sa mga ano. No? So, yun yung una natin. Yung pangalawa natin ay yung tinatawag natin na 85-year revolt noong 1700s to 1800s yan ha, ni Francisco Dagohoy. Now, maikli lang naman kung meron ka lang nalalaman about. No? Yes, can you hear me? Sige, iano mo muna yung context. Sige. Oh, well, alam natin na kasi ang sinasabi nila, sagain ng Pilipino, 300 years lang tayo na sinakop ng mga Espanyol, pero 1896 lang tayong nag-alsa. Actually, there are about 100 revolts in the 333 years. Pero marami doon, talo. Dagohoy revolt, talo. 200 eh, oo. Diba? Actually, tinek ko si Chitang Nakpil, 100 lang daw. Diba 200 yung tinuro sa atin? Now, hindi pa rin ako nakakakita ng listahan ng 200 na yan. But alam ko marami may mga listahan yan. But seriously, kahit nasabihin pang 20 revolts na yan, hindi, mas marami pa dyan. Ano pa rin yun, di ba? Ang daming revolts noon in the 300 years. But, yung isa lang ang bukod tanging nanalo doon. No? For 85 years, hindi nila nagapi yung Dagohoy Rebellion. Now, ito siguro kahit hindi na natin masyadong i-discuss, no, John Ray, kasi ang gusto ko lang ipakita dito, ayoko nang bumunta doon sa details ng Dagohoy Revolt. Pero, yung Francisco Dagohoy Revolt sa Bohol, apparently, akala ko pumunta lang sila sa bundok, apparently may mga towns sa Bohol na hawak niya. Kontrolado nila. So, ibig sabihin, hindi lahat ng revolts na yun nabigo. Alam mo kung bakit lang? Sumuko lang yung mga tao kasi patay na si Dagohoy. Ganun lang yun. Na parang napagod na lang sila na they have an independent na siguro baka may mga nangyari din. Baka sinupil din sila. Pero humina eventually. Pero hindi, kumbaga, 85 years is a long time. Diba? Ang life expectancy lang ng tao noon 40 years old. Eh. Diba? So, yun, Dagohoy Revolt, I think, isa sa mga panalo moments natin yan. Now, John Ray, ito, tutulungan mo ako dito kasi sumulat ka ng aklat dito eh. Diba? Okay. Si Andres Bonifacio. Ano yung laging sinasabi about Andres Bonifacio ng mga, may si Saide at, mahal ko si Gregorio Saide. Pero parang meron siya, si Agoncillo ba yun? Meron silang sinasabi about Andres Bonifacio. Okay. Shao, kapatid na Shao. Bago tayo tumungo kay Bonifacio, gusto ko lang i-highlight na so doon sa 100 na revolts na 'yan na usually ay parang binabaliwala natin na wala siyang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Please. Hindi dapat natin siya ibaliwala. Sapagkat ano nga ba yung saysay ng 100 na pag-aalsa na ito? Na fully, may maraming mga Pilipino talagang nilabanan nila. So,
nagpakita sila ng kagitingan, kumbaga. Yun. So sa harap ng overwhelming na odds na mas malaki yung puwersang kinaharap nila yung imperyo ng Espanya, kinaharap nila yung mga sunda, mga kababayan na kapwa Pilipino na pinadala rin para sugpuin sila, etc. So yung desisyon na lumaban, okay, it's already an act of kagitingan, kumbaga. So and, ibig sabihin, hindi kailangang manalo. Oo. Diba? Oo. Hindi siya kailangan manalo. Pero kumbaga, nagpakita ka ng resistance, nagpakita ka ng kagitingan kasi nilabas mo ang iyong yung kumbaga yung bagsik ng iyong damdamin. Dahil kaya sa nga tinatawag yung imagsikan eh. Diba yung bagsik? Oo. Bagsik ng damdamin sa galit dahil sa pang-aalipusta, sa pang-aalipin ng higit sa 300 taon. Ganyan. Grabe. Ang bigat, January, ang bigat. At syempre, alam natin na yung ano, 'di ba? Talo man, sabi ni Saludal Gabre, yung Sakdal woman na Amazona na nag-revolt noong 1935. No? Sabi niya, no revolution fails. No revolt fails. Walang himagsikang nabibigo. Everything is a step to the right direction. Yes. So para sa akin, nag-build up lahat yung resistance na 'yan into what would eventually become yung tinatawag natin na Philippine Revolution of 1896. Oh. Yes. So hinahanap ko yung isang mapa dito para maipakita ko ano. Pero magandang segue mo sir no. So wag isa walang bahala yung tinatawag natin na revolts na yan yung konteksto. Yes. And kailangan rin nating i-highlight na ano ah na ang Pilipinas parang kumbaga parang sa isang diskusyon natin dati, nahati siya sa tatlong parang zones or spheres of influence. Siyempre, kailangan isama natin dito yung mga Moro na aktibong lumaban. Yun, yung mga Morong aktibong nag-resist for more than 200 years bago sila masubdue nung around 19th century. At kasama na rin dito yung mga katutubong Pilipino na talagang umiwas or ayun, nag-ili sa sa kabundukan at hindi nagpasakop talaga sa mga Kastila. Muntik na natin nakalimutan yung mga Moro, no? Oo. Yung mga katutubo, tulad ng mga Igorot at iba pang mga yun, mga lumad sa Mindanao at iba pang mga katutubong pamayanan. Yung mga yung mga nagtagumpay din na umakyat sa bundok at hindi nahabol ng mga Espanyol. Oo, yun. Kasama yon. Ano? So, ayan, ang ganda, John Ray. Ay, wow, beautiful perspective. Beautiful perspective. Thank you, John Ray, really, no, for this. Now, alam nyo, mamaya, syempre, si Namamsel, special yan. Mamaya, hintayin nyo lang. At binibuild up lang natin kasi meron tayong i-reveal mamaya na project. No? Pero, tingnan natin ito, no, yung Philippine Revolution of 1896. Ito kasi yung pambansang himagsikan na tinatawag natin. No? So, ano yung sinasabi nila about Andres Bonifacio? Na siya daw ay? Walang alam sa military strategy. Walang alam sa military strategy. At lahat ng kanyang labanan ay talo. Ay talo. Ay talo. Okay. Now, sige. Siguro, very briefly, as a military strategist, ano yung ambag ni Bonifacio sa revolusyon na dapat kinikredit siya? Okay, edi siya yung nagsimula ng revolusyon. Pero before that, okay, bukod sa siya yung nagsimula at yung nag-declare, kumbaga, we declare ourselves na malaya, okay, tayo ang Haring Bayang Katagalugan, at makikipagdigma tayo sa mga Kastila, kumbaga, ayun, so makikipagdigma tayo para sa ating kalayaan. So bukod doon sa declaration of war na ito, or ng himagsikan, pagsisimula ng himagsikan, kailangan nating i-credit si Andres Bonifacio sa kanyang leadership nung ang Katipunan ay isa pang sikretong organisasyon. Correct. So tandaan natin na sikretong organisasyon ng Katipunan mula nung itatag ito noong 1892 at hanggang sa ito ay madiskubre noong Agosto ng 1896. So merong 4 na taon in between. So nung naupo si Bonifacio sa bilang kataas-taasang pangulo, ayon, very important dito yung kanyang organizing skills.
kumbaga. Yung pagtatatag ng mga chapter, pag-recruit sa mga ng mga pinunong bayan at pag-recruit ng mga tao na magiging kasapi ng Katipunan, ito ay isang mahalagang aspeto kung ikaw ay magsisimula ng isang revolusyon o ng himagsikan. Kailangan mo ng tao, syempre, na willing na willing na makibaka para sa iyong cause, kumbaga. Yun. So, ganito. Isa pa dyan, syempre, John Ray, yung ano, yung strat, kasi before the revolution, siya yung nagtakda ng strategy na magkakampo sa mga kabundukan at sa mga kakahuyan at sa mga kuweba. At ito yung ilihan strategy ng mga ninuno natin na eventually tinawag ni Andres Bonifacio na Real. So, tinakda niya na yan. At in fact, nagamit yan ng mga revolusyonaryo hanggang sa Biak na Pato. Nagamit yan sa Balara. Nagamit yan. Now, ito lang yung ano, yung sa leadership sa battles. Sinasabi na lahat ng kanyang laban ay talo. Ano yung konteksto noon, no? Vis-a-vis Aguinaldo daw, na maraming laban na ipinanalo sa Cavite noong 1896. Hello? Hello? Yeah, narinig mo ko? Pakiulit nga, sorry. Yung ano, 'di ba, vis-a-vis Aguinaldo, no? Mm. Maraming pinanalo. Bakit kaya puro daw talo yung laban ni Bonifacio sa Maynila? Okay, maraming factors yan. Hindi naman ibig sabihin ay apologies ako kay Bonifacio or anything. Pero kailangan natin himayin yung konteksto bawat laban. At hindi lamang natin i-overall, i-salpak lahat ng pagkatalo ng Katipunan kay Bonifacio. Okay, though, okay, siya ang mako-consider. Dahil nga itinatag niya ang Haring Bayang Katagalugan, therefore, ang Katipunan ay naging isang revolutionary government na aktibong nakikipag-wage ng digmaan sa mga Kastila. So, ibig sabihin siya ang overall commander-in-chief and, kumbaga, isa sa mga major military leaders pagdating sa mga labanan surrounding Manila. Okay, so bakit natalo si Bonifacio? One, of course, natunugan na sila noong Agosto of 1896. Ibig sabihin, nakapaghanda na ng mga defense lines ang mga Kastila. So, ayun nga, at agad na pinull out rin yung mga rehimento mula sa Mindanao at pinauwi sa Maynila. Ayan. So, nakapaghanda na natiktikan na sila. And then of course, hindi pa sila fully equipped. Ayun, yung pagdating sa numero ng armas, sa mga supplies, medyo nasa preparatory stage pa sila nung na-discover sila. So, it was a very hard decision perhaps kay Bonifacio na simulan na ba ang himagsikan. Kasi nasa point sila ng organisasyon ay dumadami sila ng miyembro pero kulang pa sila sa armas. Tapos na-discover sila. So, it can go in two ways. Start the revolution kahit na hindi pa sila handa or kumbaga, mag-lie low muna, pero madi-dismantle lahat ng pinaghirapan nila for 4 years. So, again, Bonifacio decided to wage war na agad. So, Ayun, hinarap nila. Okay, at ang problem, nung hinarap nila ang mga Espanyol sa pinaglabanan, patungo sa Intramuros, ay sadyang ano, the concentration ng mga puwersang Espanyol ay nasa paligid talaga ng Maynila. Correct. So, ang kinaharap nila Bonifacio talaga is yung main, yun, Spanish forces. Ayan, kumbaga, na, kung magkudita ka sa probinsya, iba yung kudita sa Manila. Kasi mas nandun yung mga headquarters. Totoo. Ayan, at noong nananalo na si Aguinaldo sa Cavite, 'di ba? Dahil konti lang yung puwersang Espanyol doon, parami din, pero hindi kasing dami ng Maynila. Tapos pinabalik yung mga taga Mindanao, 'di ba, na sundalong Espanyol. Oo. Tinanggit ang Cavite. Unti-unti natalo na rin si Aguinaldo doon. Unti-unti. At ang nagligtas sa kanya ay yung mga real ni Bonifacio. Diba? Yes. So, nung unti-unting nasakop na. Oo. Tuloy mo. Ayan. Nung unti-unting, kumbaga, ayun. So,
hinarap nila Bonifacio yung ano, kung titingnan natin sila bilang parehong mga tactical leaders, kumbaga, or limited yung scope or yung area, si as ground commanders, mas malaki yung puwersang hinarap nila Bonifacio. While si Aguinaldo had the advantage na ano, na yung concentration ng forces ay wala sa kanya. Though it could be credited kay Aguinaldo na siya yung nakapagdala ng mga unang tagumpay ng revolusyon. Oh, kasi at hindi ano yun, hindi natin sinasawalang bahala yun. Oo. Kumbaga, it was the perfect opportunity talaga to win. So, ayun, inambush sa Dalampasigan, inambush sa Tulay. Ayan. So, kumbaga, as a military tactician, si Aguinaldo is also should be credited to those victories na nagdala talaga ng first major victories ng Katipunan because he saw the opportunity and ayun, nakapaghanda sila. Ayun. So, but ayun, Bonifacio didn't have that opportunity. Ayun, meron lamang silang a few days to start the revolution and start an immediate attack sa Maynila. Ilang days lang yun? 4-5 days lang of preparation. Ayun. August 30. Oh, bago natin tapusin si Bonifacio, dadagdag ko na itong si Bonifacio, hindi lahat ng laban niya talo. Apparently. Kasi you have to credit yung mga, halimbawa, yung Katipunan sa Malabon at Tabotas na unang lumaban nung August 25. Nanalo sila laban sa mga Espanyol. No? Yung tiniente, yung kinalaban ni Andres Bonifacio si Tiniente Ross nung nagkaroon sila ng parang skirmish, nagkasalubungan sila sa Balara, panalo si Bonifacio doon. Kaya nga sila nakasulong papunta sa Mandaluyong and eventually sa San Juan. O Pasig, Mandaluyong, San Juan. And ito sasabihin ko sa inyo. Ayon kay Soforonio Calderon. Ah? Si Andres Bonifacio pala mayroong paglusob nung gabi bago yung Battle of Pinaglabanan sa munisipyo ng Mandaluyong at nanalo po si Andres Bonifacio at yung kanyang mga kasama. So, yun po ay tagumpay ni Andres Bonifacio sa labanan. So, yes, medyo marami siyang labanang natalo, pero wag nating i-blanket na wala siyang naipanalong laban. Yun po. At sa Antipolo, yung nilid ni Emilio Jacinto na forces na sumusunod sa kanya, nanalo din yun sa Antipolo. At kinongratulate nga mismo ni Andres Bonifacio. Okay? Yung susunod, syempre, di natin kakalimutan. Sasabihin nila, galit daw ako kay Aguinaldo. Hindi. Bigyan natin ng credit. Diba? Battle of Alapan, May 28. Diba? Pagbalik ni Aguinaldo mula sa Hong Kong, nanalo po ang puwersa ni Aguinaldo. At eventually, nung nananalo na, kasi diba si Aguinaldo nanalo sa Cavite pagbalik, na-inspire na yung ibang Pilipino na lumabat sa iba-ibang probinsya sa Pilipinas na marami ng probinsya ang nananalo laban sa Espanyol. Kaya, eventually, it pinoklama sa Kawit Cavite ni Emilio Aguinaldo yung independensya noong June 12, 1898. Now, susunod, di nanalo tayo, di ba? Di ba yung mga Amerikano kinuha yung credit kasi kinukuha ng Amerikano kasi sila yung nagpabagsak ng Intramuros noong August 13. At syempre before that, May 1, yung Battle of Manila Bay. Pero yung May 1 kasi, wala pa siyang ground troops. Kaya nga, di ba yung away sa General Luna, kakaunti pa lang yung Amerikano, pwede pa silang palibutan sa Intramuros. Pero eventually, dumami yung Amerikano kaya hindi na nila ipanalo. But we created the Republic. Ngayon, di ba sumuko yung mga Espanyol sa mga Amerikano? So parang ang dating, yung Amerikano ang nagpabagsak sa mga Espanyol. May credit naman dyan. Tinutano yun, kumbaga tulungan naman yan. Pero ito yung problema. Di ba? Yung Republika natin ay itinatag, di ba? Sa Malolos, meron tayong sariling gobyerno, First Constitutional Democratic Republic in Asia. Panalo yun! Panalo! Okay, now, may mga tao sa isang malayong lugar sa Baler na hindi naniwala na sumuko na yung mga Espanyol. August 1898, sumuko ang Espanyol sa Maynila. Sabi ng mga tao sa Baler na mga Espanyol, hindi kami naniniwala. Fake news yan. Ako matintay. Fake news. So, ano nangyari? Nagkuta sila sa isang church sa Baler
no, doon sa parish ng Baler. At doon ay 1 year silang nagtago. 1 year silang nagtago, no? Ngayon, ang nandoon na katipunan na puwersa pumunta doon para pasukuin sila ay si Simon Texon. Simon Texon ng San Miguel de Mayumo, Bulacan. So kay Bobo Texon na apo niya, magandang gabi. Anong nangyari? Pwede naman nilang tapusin tong mga taong ito. Nasa loob sila ng simbahan. Pero anong ginawa nila? Sabi nila, maghintay tayo. Hayaan natin silang lumabas. Hayaan natin silang lumabas. So, pinutol nila yung supply ng pagkain, etc., etc. No? To cut the long story short, ganito. Eventually, na-realize ng leader ng mga huling sundalong Espanyol sa Balero na totoo palang sumuko na. But only after 1 year. No? Only after 1 year, na-realize niya. So, sabi niya, eh wala na to, lumabas na tayo dito. What would you expect? Diba? If Filipinos nasa labas, overwhelming force, kayo gutom, nanghihina kayo, lalabas kayo ng simbahan ng Baler. Diba? Ano yung in-expect nyo? Siguro tatadyakan kayo, diba? Pagmumurahin kayo, duduran kayo. No? Pero anong ginawa? Hindi. Paglabas ng mga Espanyol, sumaludo yung mga Pilipino. No? Sumaludo. No? Fiesta. Oh. Niyakap sila. Niyakap sila at sinabing, amigos, amigos, mga kaibigan namin kayo. At sila'y dinamitan at sila'y binigyan ng pagkain. My God. John Ray, how do you explain this? Bakit ito ginawa? Actually, siya nakakatuwa dito dun sa ano. Kasi kinocommemorate natin yung 500 years ng victory and humanity nga, di ba? Na yung encuentro natin sa mga Espanyol, nagsimula at nagtapos sa ating humanity. Wow! Touch ako. Oo nga, di ba? Diba? Hello kay Ian Alfonso. Yes! Ating kapatid. Oh. So, hello. At nakakatuwa dito, John Ray, hindi sila sumuko sa sa Amerikano. Inambush ng Pinoy yung Amerikano, gusto silang kunin. Oo. Eh. Inambush eh. So sila yung sumuko kay sa Pilipino, dinala kay Aguinaldo sa Tarlac, tapos pinauwi ng maayos. So yan po yung basis na itong last Spanish soldiers ay pinauwi. At sinabi ni Aguinaldo na sila'y mga kaibigan at iuwi sila ng maayos sa Spain. Ito po, kaya nga sa Spain, sikat na sikat yung Baler. No? They only know two places in the Philippines. One is Manila and one is Baler. Kasi nandun yung mga bayani nilang huling Espanyol na matatapang na nanatili sa Pilipinas. Yung Los Ultimos de Pilipinas. Okay. Sige. Now, John Ray, siguro punta natin ngayon. Malapit na tayong ano, no? Medyo mamaya tatawagin na natin yung mga next guest natin. Pero gusto kong itanong sa'yo yung tungkol sa Batahan. Diba? John Ray, ganito. Sa mga araw ng mga digmaan, yung pag-commemorate ng digmaan sa mundo, marami sa mga ito, pagkapanalo yung kino-commemorate. Pagkapanalo. No? Now, kasi sa Europe, ganyan, no? Victory in Europe Day, sa Russia, meron yan. Sa Britain, meron yan. Kino-commemorate. Pagkapanalo nila, ang sinasabi ko nga, bakit hindi tayo magkaroon ng September 2 or 3 na Victory Day? Diba? Pero, ang pinili ng mga tao after the war ay Bataan Day. Yung pagkatalo natin noong April 9. No? At ito, tinext ako ni Dr. Ricardo Jose noong ako ay sumulat ng column tungkol dito. No? At sinabi niya, sa totoo lang, note that Australia commemorates their loss at Gallipoli. The US remembers the Alamo and Pearl Harbor. Japan commemorates Hiroshima and Singapore observed February 15 as National Preparedness Day. No? Mm. So, ibig sabihin, meron ding ibang bansa na sineselebrate yung pagkatalo. Now, tell me. Hindi naman sineselebrate. Kinocommemorate. Kinocommemorate. Sorry, oo nga pala, no? Tell me, Minister Ramos. So, very briefly okay. Lang to kasi we cannot discuss so many details. Bakit yung, alimbawa, yung sa Alamo, yung sa Pearl Harbor, tapos Bataan, bakit ito yung pinili ng mga veterano after the war na maging holiday natin? Ano yung importansya ng Bataan sa Kagitingan? Okay, ang Bataan sa Kagitingan, it's ano eh, usually ang mga holidays na in relation sa mga digmaan,
are highly emotional events, kumbaga. So, it is marked by events na, kumbaga, yung pinakamataas na emosyon ang naibigay. Para sa iba, tagumpay ito, matapos ang ilang taong digmaan o oppression. Pero meron naman sa iba na, kumbaga, ito yung naging rallying call, ito yung naging dahilan nila kung bakit kailangan tayong magpatuloy lumaban or maging bakit kailangan tayong lumaban. Para sa mga Amerikano, nung digmaan nila laban sa mga Meksikano, ito yung pagbagsak ng Alamo. Ayun, so ang naging rallying call nila is remember the Alamo. Pero para sa atin, nung ikalawang digmaan pandaigdig, ito yung pagbagsak ng Bataan. Kumbaga. So ano nga ba yung bakit nga ba ito mahalaga? Because one, it's emotional para sa atin na parang dito nagmark yung simula ng okay, hindi pa tapos ang laban, okay? Na, and ayun, hindi pa tapos ang laban kasi tandaan natin pagkatapos ng fall of Bataan, dito magsisimula yung isang bagong phase ng digmaan sa atin, which is yung Philippine Guerrilla Movement. So kumbaga, naging isa itong dahilan, yung pagtrato sa mga sumuko ng mga Pilipino at Amerikano sa Bataan, ito yung naging dahilan kung bakit dapat hindi natin palagpasin yung ginawa ng mga Hapones na ito. Kasi, yeah, sumuko na nga, tapos, ano pa, kinawawa sila sa death march. Kumbaga, and what else? There is always, there is also a promise of, of victory. And dito rin papasok yung narrative natin ng pasyon. Kumbaga, sa mentalidad nating mga Pilipino, sa ating kaisipan, ang isang mahalagang aspeto sa atin, isang tao ay nakitaan mo ng sakripisyo. Okay? Ayan, ang konsepto ng sakripisyo ay isang napakamahalagang bagay para sa atin. So, ang tingin natin sa Bataan, para siyang isang sakripisyo. Kumbaga, parang ang pasyon ni Kristo na ayun, na nagdala sa kanyang muling pagkabuhay. And ironically, yung fall of Bataan noong 1942 is also coincided with Holy Week. Kumbaga. So, and kung babasahin nyo yung napakaganda nung fall of Bataan, yung Bataan has fallen speech. Lalong-lalo na kung ita-translate nyo ito sa Filipino, na pagkatapos ng kamatayan, laging may pangako ng muling pagkabuhay. Wow. Ayan. So, parang kung meron credit sa Ray Ileto. Oo. Kung may pagbagsak. Oh, kung may pagkatalo, may pangako ng tagumpay. Dilim, liwanag. Dilim, liwanag. Panalo. No? Again, rallying cry. Sinabi ni John Ray na rallying cry yung Bataan kasi tandaan natin na yung 3 months, 'di ba? 3 months na delay. Mm-hmm. Kasi buong Southeast Asia halos nasakop na ng Hapones by January. Inis na inis sila na April 1942 lang nila napabagsak ang Bataan. So kaya ang mga tao, ang mga foreigners, sinasabi nila, remember Bataan, remember Corregidor. Kasi sila yung pinakahuli sa Southeast Asia na bumagsak. Dahil hinold ng mga Pilipinos, mostly Pilipinos, may Amerikano but mostly Pilipinos. No? At ako, so ibig sabihin, talo man tayo doon, panalo pa rin in a way. No? Kasi tayo yung huli. Kumbaga sa contest, tayo yung last man standing. No? At tama ka, John Ray, kahit yung death march, pinakita natin, giting natin dyan yung mga taong nanghihina na hindi natin pinabayaan na mabarilin. No? Kaya, yung mga tao. May mga pinatakas yung mga tao. May pinakain yan. Yung food throwing sa Angeles. No? Nung dumaan yung mga trend doon. No? Na kahit delikado, tinulungan nila ang mga tao. So, civilian, military, sa digmaan. And of course, eventually, the Philippine Guerrilla Movement, yung tinatawag ni John Ray na the fall of Bataan, sabi ni Ricardo Sepp, paved the way for a stronger guerrilla resistance na nagpanalo ng digmaan. So, lagi ko nga sinasabi, we won the war. No? Kasi maraming guerrilla units, hindi kailangan ng Amerikano na palaya yung mga probinsya nila. Pero we recognize, tumulong ang mga Amerikano sa maraming pagkakataon at eventually, pero kailangan i-credit natin, the guerrilla movement, our soldiers, for winning the war eventually.
So we won the war. Okay. So, last two tayo. Last two items, no? Last two items. And eventually, January, no? President Quirino, siya'y tumugon sa call ng United Nations noong 1949. Bakit resbakan natin yung mga komunista sa Korea. Korea? O, kasi di ba yung green, well, mahabang storya to, pero sabihin na natin na nagkaroon ng ano, no, ng invasion yung North Korea kasama yung mga Chinese sa South Korea. Na noong September 1950 pala to, no? Halos nandun na. Halos nasakop na yung buong Korea. Ayun yung line na demarcation line, no? Halos nasakop na yung Korea. No? So, anong nangyari dito? Sabi ng UN, rumesbak naman kayo, mundo. Ilan lang bansa ang sumali dyan at kasama dyan ang mga Pilipino. So, nagpinadala ni President Quirino yung mga Pilipino, yung mga battalion combat troops o yung BCTs, no, the 10th, the 20th, the 19th, the 14th, and the second BCTs, no? In those years na lumaban, at ang pinakamatinding kalaban ng Pilipinos sa digmaan ay hindi Koreano at Chinese. Ha? Lamig po, mga kaibigan, lamig, no? Lalamig sila. Yan po, yung dalawang yung son-in-law ni President Elpidio Quirino, siya mismo nagpadala siya ng ng kanyang mga anak diyan, no? So thank you, important 'yan, President Quirino. Thank you, President Quirino, no? Si Tomas Quirino at si Chito Gonzales, na kanyang son-in-law, ay mga lumaban sa Korean War, no? At syempre, marami tayong panalo diyan, yung Battle of Myeongdong Sungye, no? Na si Maximo Yang ang ano, no, ay natrap siya doon sa tangke, tapos ang kalaban niya, napakaraming Chinese na sumulumulusog na sa kanya, no, nandoon siya sa itaas. Anong ginawa niya? Nag-jam yung kanyang ano, no, yung kanyang baril sa loob ng tangke. So anong ginawa niya? Lumabas siya, at yung tangke ay yung baril ay talagang tinutok na lang niya kung sino yung ano, no, parang ano, no, binaril na lang niya ng binaril yung nasa harapan niya. At eventually, of course, nung ginawa niya ito, ay nagkaroon ng lakas na loob yung mga kasamahan niya na mag-charge. At si Major Maximo Yang of the 10th BCT ay isa sa mga, I think, yeah, tama, Myeongdong, no, yung Battle of Myeongdong, Sungye. At syempre, nandiyan din yung Battle of Yuldong, kung saan, Battle of Yuldong o Yuldong, kung saan napatay yung ilan sa mga heroes natin, Captain Conrado Yap at si Jose Arteaga. No, sila yung last man standing. So pagka January, baka pwede na ano, no? Alam po, nakita mo na tong mapang ito. Oo, maybe we sige, can explain pakita mo nga. Ayan. Okay. Sige. So yung anong tawag dun sa army nga ito? Yung Volunteer Army ng ng BCTs. BCTs. Okay. Yung PLA, People's Liberation Army. Oo. So ayan, kung titignan niyo yung mapa, ayan, paki-highlight na lang yung nasa 10, yung nasa 10. Ito. Nasa, yeah. Katabi natin yung Turk. Ayan. Yung Turkish Battalion. Tsaka ito yung Turkish. So, ito yung Turkish. Okay. Uh-huh. Kung mapapansin niyo yung linya na yan, ibig sabihin yan yung mga breakthroughs. Ibig sabihin dito nakalusot yung mga puwersa ng Chinese. So yung sila yung pula, yung Chinese. Oo. Yung 4th Army, ano na yan, group na yan, it's composed of 40,000 soldiers. Yeah. Yung buong linya, hindi yung umatake sa mga Pilipino. So, ibig sabihin, 40,000 it attack across the entire, ano, pakibalik dun sa entire defense sa line. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, nasa more than 4, doon sa 4th Army, 40,000 yan. Okay, so okay. Lahat ng PLA na boxes, 40,000 yan. Okay, pakibalik doon sa ano. So, ibig sabihin, lahat ng red lines na yan, lumusot or nakapag-breakthrough yung okay. Yung tingnan Chinese natin, army. Belgian. Okay. Yung mga Belgian, nalusutan. Lusot. Yung mga Turko, nalusutan, no? Lusot. Meron pa yung iba. May daming nalusutan. Oh. Tingnan yung mabuti, no? Mga British. Ayan. British, nalusutan. South Korean. Ngayon, anong nangyari? Sa 10th BCT, Filipino 10th BCT. Ayun, Battalion Combat Team. Hindi lumusot. Hindi lumusot. So, Stonewall. Ayan, Stonewall. Ang tawag sa mga Pilipino, the Stonewall of the United Nations. No? Oo.
Ayun. So ibig sabihin sa ilang daan or mahigit around 5,000 or 4,000 ng mga na strong na Chinese force na umatake sa posisyon ng mga Pilipino, hindi lumusot at hindi sumuko yung mga Pilipino. Oh, so but kita niyo yun, came with a lot of sacrifices. Oo, ang daming patay, no? So yun, no? Tingnan niyo, lahat nalusutan. Pilipino ang hindi nalusutan, no? Oh. So, ayan, it debunks the claim na ano, na hindi kayang manalo ng mga Pilipino against superior forces. No. Parang nagpapaminig ka. Mo lang yan. So, I think they were 500. 500 ata sila dyan eh. 500 lang ha? Oh. 500 to 800. Kasi parang hindi yung buong BTP. Oo. O tapos naman, syempre, pero, kaya nagbibibo lang ako. Patay sila sa Thermopylae. Ito buhay. Ay, ito buhay. Oo nga! Nanalo! Ito, tingnan nyo, no? Hill Erie, no? 20th BCT yata ito. No? Ang nanguna po ay ang taong ito. So, inakyat nila yung hill, mano-mano, no? Inakyat nila yung hill, mano-mano. Pero sila yung coordination ng ibang UN forces tulad ng, I think, ng mga Amerikano, no? Para buombahan yung position pag nandun na sila. No? Or whatever, no? Ah, hindi. Actually, hindi bombahan yung position kasi nga mapapatay sila pag binomba, no? Pero yung, at least yung support, no? Ay dumating. At ito, si Fidel Ramos yung nanguna dyan. Si Fidel Ramos yung nanalo dyan, no? So, panalo, no? Eventually, naging president ng Pilipinas nga, si Fidel Ramos. So, siya yung head nung ano, no? Nung mga tropa na yon na 20th BCT na tumungo dun sa Hill Erie. At nakuha nila. Alam nyo, nung nandun na sila sa taas, mano-mano ang labanan sa mga communist troops na nandoon. So, matindi ito. And of course, alam natin, walang nanalo sa Korean War. Nagkaroon ng armistice na igalang yung border at hanggang ngayon, hindi natatapos yung digmaan na yan. Pero, sa totoo lang, pag nakita mo, yung Pilipino dyan, matindi ang ambag. Kung bakit na-preserve ang sovereignty at demokrasya ng South Korea. Ayan. Tingnan nyo, ha? Wasak na wasak ang Seoul, South Korea nun. Pero pagdating ng panahon, alam natin yung mangyayari sa Seoul at sa South Korea. At sabi nila, freedom is not free. It is paid with the blood of fighting men and stained with the tears of loved ones left behind. Huh? The Philippine Expeditionary Force to Korea, 1950-1955. They defended democracy and the Republic of Korea during the Korean War. And then they became peacekeepers and rebuilders in the Republic of Korea. Maging ang mga ano, no? So tingnan nyo dito, no? Yung mga patay. Yan yung ating mga sacrifices, no? A killed in action, 43, no? 13, ano, 10th BCT, 43, tawag dito, 20th BCT, 13, 19th BCT, 33, no? Ito ay... second BCT itong ano, one killed in action na lang itong mga peacekeeping. Kalimutan ko kung anong BCT ito. Pero yung five lang yung patay, no? Yung pangalawa, yung second to the last. No? So maraming sakripisyo, pero yun, may memorial sa ating mga Pilipino, ang South Korea. Dahil nagpapasalamat sila sa mga Pilipino. Bahagi tayo ng kanilang kasaysayan. O syempre, ito na yung uli natin, no? Hindi na natin ito masyadong i-discuss, baka may magalit sa atin. So, nagkaroon ng military dictatorship at eventually maraming human rights violations yan. Pero alam natin na yung Pilipino, no, eventually, nagkaroon ng kagitingan collectively, no, at nagkaroon ng lakas. No. 14 years pong lumaban ng Pilipino sa diktadura, pero nung nagsama-sama na po tayo, ay doon po natin nakita yung kagitingan ng Pilipino, lumuluhod sa harap ng tangke. Ang weirdo-weirdo, no? Ang weirdo-weirdo. No? Lumuluhod sa harap ng tangke. Mga madre, pare, no? Mga ordinaryong tao. At kung nandyan na yung mga sundalo na dapat kalaban natin, anong ginawa natin? Binigyan natin ng bulaklak, diba? Niyakap natin at sinabi, pare, bakit tayo magpapatayan? Pare-pareho tayo mga Pilipino. So ito yung winning by pakikipagkapwa-tao. Di ba, John Ray? Napakaganda nito. No? So, yun. No? Bayanihan. Bayanihan. So, ito lang yung... Ah, ito. Sige, okay lang. Next time na yan. So, ngayon,
Mayroon ka bang ano, John Ray, bilang ating resource person, kumusta naman ang pagbabalik tanaw mo dito sa ating pagkapanalo? And by the way, sinasama po natin dito yung pagkapanalo ng ating armed forces sa laban sa mga terorista, no, ng sa Mindanao, no? Marami yan, maraming mga laban yan na nangyari sa mga nagdaang panahon. Siyempre, ang sinasaluduhan natin diyan yung mga ordinaryong kawal, 'di ba? Yan ang mga ano natin, yan yung mga bayani natin. So, John Ray, sa palagay, anong thoughts mo tungkol dito sa ating pinag-usapan? Okay. Siguro lang ano, Pilipino, likas sa atin na ano, na pag tayo ay naalipin, tayo ay inaapi, tayo ay inaalipustan, likas sa atin ng lumaban. Kahit na hindi agad-agaran. Ibig sabihin, sa ating kasaysayan ng pakikibaka or sa ating history of struggle, kaya ng Pilipino na magpakita ng kagitingan sa harap ng matinding suliranin. That's one. At lalaban tayo at lalaban sa panig ng ating katwiran, upang mabawi natin ang ating kalayaan at maging para i-uphold ang ating demokrasya. Pinakita na natin yan sa ating kasaysayan. At dahil nga kaya nating maging magiting at lumaban kahit sa harap ng malakas na pwersa, okay, kaya nating manalo. Okay. Gaano man kahirap o kalaki ang kalaban natin. Wow! Maging magiting. Gia. Listening to these stories, how did you feel as a young cultural worker about all these things that our resource person shared to us? Right. First, thank you, Sir Shao, Sir John. You're napaka-insightful nung talk. Ang dami kong natutunan. It's very insightful. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Sir John Ray na sa bawat pagkamatay, may pangako ng pagkabuhay. Dilim, liwanag. I think it's so beautiful. It's another perspective on that fall of Bataan. Kasi akala natin, di ba, every loss talagang naano tayo. Pero it's actually that promise, that hope, that there's freedom, there's a win on the other side. And it's very relevant kasi kaka-celebrate lang po ng Easter, di ba, Pasko ng pagkabuhay. So it's a good perspective. And nag-strike din sa akin, Sir Shao, kasi ang ginagawa namin ngayon, I think babanggitin naman po mamaya, pero nag-post-production kami for an episode for Magiting Plus. It's about the Battle of Mactan with the Quincentennial Celebration. And yun po, it focuses on Lapu-Lapu and the Battle of Mactan. And one thing that struck me po from the conversation and from the episode is, si Lapu-Lapu po, nung nabalitaan niya, nalulusubin sila ng mga dayuhan, hindi po siya natakot o nagtago, he didn't hide or go to the mountains. Instead, they prepared for it. Pinaghandaan nila, hinarap nila yung mga kalaban. And I think it's such a clear show of courage and of bravery. Malinaw na pagpapakita na hinaharap mo yung problema. Hinaharap mo yung kalaban. And it's so beautiful right now na parang ngayon, ang dali mo na lang ma-disappoint eh, di ba? Ang dali mo na lang. Kahit na anong mabasa mo sa social media, lungkot ka agad. Or ang dali mo na ma-offend. But yes, if you look at how the heroes before fought their battles and the type of bravery and courage they showed, kung hindi mo naman ikukumpara, pero kung nakita mo yung type of battle na kaya mo palang malampasan as long as harapin mo yung problema. So, Gia, we do not cancel or hindi natin sinasabing yung mga problems natin ngayon, no, ay lalo na pag nabubuli ka sa social media, nakakaroon ka ng depression. Oh, for sure, sir. Of course. Hindi natin yan sinasabing disregarded. But, sana umugot tayo sa ating kasaysayan. Kaya ma-inspire natin lang tayo, sir. We get inspiration from the heroes. Yes. Definitely. So, Gia, you tell us something more about this thing that you're doing, this time that you're doing. Yes, about Magiting Plus. So, correct. Magiting Plus po, it stemmed, Sir Shao, from everyone from Ayala Foundation's Maging Magiting program. Yun, no? Di ba sinabi ni John Ray kanina, Maging Magiting? Maging Magiting, yes. It's the call to action to love the country. So yung program po na yun ng Ayala Foundation, it promotes love of country po, promotes nationalism. And so marami silang iba't ibang aspeto. Merong values education. I think 2019, no, Ayala Foundation pa po ako, we also distributed flags in partnership with the Department of Education, with the National Historical Commission of the Philippines,
But now po, what the program is doing is Magiting Plus. It's a digital educational series po. So, it's on the YouTube channel of Ayala Foundation. And yung purpose niya po is, it's actually inspired by the dioramas of the Ayala Museum. And ang gusto pong ipakita nun is bite-sized information lang. Kasi, of course, ayaw na rin ang kabataan natin ngayon ng sobrang mahabang mga palabas. But bite-sized bits of history so the younger generation can have an appreciation of our history. So yung treatment po namin dun, it's very dynamic, it's very young, it's very entertaining, but at the same time, it's informative. So, yun po, iba't iba siyang topics for per episode po. Actually, may ilalabas po this Friday about ano, about the Battle of Bataan and the Death March. So it's a beautiful episode. Yes. Wow! Abangan natin yan. Now, yes, sir. YouTube channel po ng Ayala Foundation. And sir, nandun ka sa episode 2, di ba? Malolos Congress. Correct! Na. Yes, that was amazing. So panoorin niyo po si Sir Shaw was there. Very inside. Oo. At meron pang ibang episode akong lalabas dyan, no? Yes. Yes, sir. May dalawa pa. Yeah! Nice, no? So, 10 episodes po siya all in all. Iba't ibang facets of her history. Ah, 10 episodes lang pala yun. Very special pala yun. Very special. So, Gia, we will now show the trailer of Magit. Hindi Magiting, ha? Hindi Magiting. Magiting Plus, sir. Yes po. Magiting Plus from Ayala Foundation. Ganda. Ganda, te. May isa pa ba? Ah, wala na. Okay. Nakakatuwa, no? Kasi alam natin yung Ayala Museum, famous siya for the Gold of Ancestors exhibit. Under renovation po siya ngayon, ano? So, yan ang kanilang ano, pambawi. Yan, yung mga video na yan. Ito yung luma nilang, ano? Yung luma nilang guidebook from the 1970s. Ayan, 1978, oh, yan yun. Oh, tapos meron pa ako dito, module. Module to, no? Pagtahak sa landas ng ating kasaysayan. Gabay sa pagbisita sa Museyong Ayala. No? Anong meron dito? Nakakatuwa, ano? Mga module ng lesson plan, no? Na lesson plan. Tukos sa dioramas. Oo. Oh. So, ano ba yung diorama na yan? Ano ba yung Ayala Foundation? Ano yung Ayala Museum na yan? Halina, tignan natin, no? Si Ma'am Celerina Cel Amores ng Ayala Foundation ang mag-i-explain sa atin yan. Ano? Ma'am Cel, magandang gabi po, no? Si Ma'am Cel, syempre po siya po yung babalikan ko lang yung kanyang position. Siya po yung ano no, yung pinagpipitaganan pong Senior Director Corporate Communications Ayala Foundation. So Ma'am Cel, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat, Professor Shaw, Professor John Ray, and Gia, of course. Thank you sa pagkakataon na makasama dito sa iyong programa. And just to also say my appreciation for the things that I've learned tonight. Parang ang dami kong natutunan from the start of the program. From the start of the program pa lang, I thought I knew a lot about Philippine history, pero sa pakikinig sa inyo ni Professor John Ray and kayo po, Professor Shaw, madami pala talaga akong dapat basahin pa at unawain, i-commemorate, ipagdiwang
sa ating pagka-Filipino. So that's exactly what Ayala Museum naman and Ayala Foundation, of course, that manages Ayala Museum and the Filipinas Heritage Library is all about. Ang gusto naming palaganapin ay maging proud ang Filipino sa roots niya, sa kultura niya. Alamin niya kung sino siya, alamin niya ang kanyang kakayahan, at ipagmalaki na ang kanyang pagka-Filipino ay nakaka-contribute hindi lamang sa sarili niyang katauhan, but for the whole country. So, on the Maging Magiting program that Gia introduced earlier, another program itong, it's a leveling up actually because we're going digital. That's why ginawa natin itong Magiting Plus. Ito kasi yung paraan na marireach natin ang mas maraming kabataan. Hindi naman natin sinasabing ang mga bata ngayon ay hindi na kilala ang ating mga heroes, no? But actually, we'd like to revive that love of country. Meron kasi kaming na we were privileged to have been given a copy of a survey by the NCCA, Professor Shao. It's a survey on Filipino values. It was done, I think, 2018, and then it came out officially in 2020. It was a two-year survey where it showed that ang sa kasalukuyang ano ngayon, populasyon ng mga Filipino, lalo na siguro sa kabataan, hindi na ganun kataas ang pagpapahalaga sa bayan. So it's a little sad, no? It's not really just a little sad, but medyo hindi siya, sana hindi ganun. Kasi out of 20 Filipino values, ang tanong kasi doon sa survey ay ano ang pinapahalagahan mo bilang isang Filipino. So, ang pagmamahal sa bayan out of 20 that were mentioned was number 18. So, parang layo-layo niya. Ang layo-layo niya sa ano na yan. And it was scientifically done. It's a study done by the NCCA quite recently. So, base doon, we said, we have to do more. Kasi ang una namin ginawa when we launched the Maging Magiting program together with our other members of the Ayala Group, bukas pa kasi noon ang mga sinihan, Professor Shao. So, nag-produce kami ng national anthem material at pina-check namin ito sa NHCP. Kung tama ba yung pagkakakanta, tama ba yung video na nilapat. So, it started off a relationship of sorts with the National Historical Commission of the Philippines na nagbigay sa amin ng daan para makita ano ang mga kakulangan. Ang sabi sa amin ng NHCP, alam nyo, Ayala Foundation, maraming eskwelahan na gula-gulanit ang mga flags. Maraming eskwelahan na ni walang flag. So, nagsimula kami sa pamimigay ng flags. We just said we hope to give at least 1,000 flags. And then we said, sige, let's give 5,000 flags. And then at the end of 2019, which was a banner year for us in flag distribution, pati kami na sorpresa that we were able to distribute more than 10,000 flags. The last time that happened, Professor Shao, was during the centennial celebration noong 1998. Namigay ang pamahalaan ng 10,000 flags, small flags ha, for waving perhaps to celebrate the centennial. Eh, yung but, mga flag niyo malalaki. Yes, it's for school. Oh, pang eskwelahan talaga. So, together with Gia and our president Mr. Maranan, we really went around the country. Hindi namin na-cover lahat, Professor Shao, ha? Uh-oh. Kapiranggot lang yung na-cover namin. We're not even a tenth of the schools that we wanted to reach. But I think the flag distribution made a really great impact. Na napukaw ulit. Kasi pag nagbigay kami ng flag, hindi lang kami nag-aabot ng flag. Ini-explain ng taga-NH. Yes. Ini-explain, nandun ang mga mayor, LGUs, and then the school officials. We put them all together. And then ini-explain namin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa iyong kultura,
Yeah. At ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga simbolo, one of them, of course, and the biggest ano is the flag. Paano tinutupi ang flag? Paano nire-retire pag gulagulanit na? So, it was such a it was such a big dream that we had, and it happened before the pandemic. We would have continued doing it. I have a question. Yes. Si Gia. Gia, were you there in Mactan when they distributed the flag? December of 2019 yun. December 2019. I think I was there. Oh, si ma'am, nandun nakita ko siya doon. Michelle, opo. We gave several big flags as well to monuments. Oh, yung big flag na pang ano, pang yung pang ilaw, ano, yung iniilawan every night, di ba? Ayan yun, no? Di ba? Those are chosen areas lang naman. Chosen areas lang naman, Professor Shao. And masaya kami that not only within Ayala Group nakakuha kami ng suporta, kundi pati na rin sa mga ibang ano namin, mga katuwang, mga partners kagaya ng Chooks to Go. So, umikot talaga kami ng Pilipinas. We were able to hit all 17 regions in 1 year yon, Gia, no? In 1 year. So, I think the message that we really wanted to really put out there is meron namang punto na dapat ang mga Filipino ay magkakaisa. And ang kagitingan, as Gia mentioned earlier, you need not die to be able to help your country. You can do so in little acts of patriotism, yung follow the rules. Hindi ito pag-trivialize ng kagitingan. Pero pag pinag-ipon-ipon natin yung maliliit natin kagitingan, malaking kagitingan na rin yun. Kasi we noticed also, Professor Shao, that in the survey, the NCCA shared to us that there's also a world value survey na ginawa, I think, Asia-Pacific countries. And it was quite a revelation that in the more affluent countries like Japan, Korea that you mentioned, ang love of country nila ay hindi number 18. Top 3 yan lagi sa values na pinapahalagahan ng kanilang mga mamamayan. So, dito sa Pilipinas, our challenge really is an opportunity as it is to be able to project or to be able to send the message na mahalin natin yung bayan natin kasi kasama naman tayo sa pag-unlad ng Pilipinas kung tayong lahat nagtutulungan eh. Kasi tama yung sinabi nga ni ano kanina, yung kung ang huwag din natin isipin na yung sinasabi nyo kanina Professor Shao at ni Professor John Ray na ang history naman ng Philippines, huwag lang nating ipagmalaki or i-commemorate yung mga kung saan tayo nanalo. Pero tandaan din natin kung saan tayo kinulang. Because later on, you draw lessons from there. Eh. Right, that's, I think, how a country moves forward. So, and lalo Ma'am Gia, na sa mga kabataan. Ma'am Gia, you will not, kumbaga, you will not enjoy Easter Sunday if you did not experience Good Friday. Ibig sabihin, hindi mo ma-realize na napakasarap pala ng buhay mo kung hindi ka nagkaroon ng mga kabiguan. Parang kanta yun, Professor Shao. Oo nga. Hugot. Malalim na hugot. But really, we agree. We agree. Our Maging Magiting program, I think, has resonated not just among our other members of the Ayala Group and other private sector partners, but we're really very happy also with the partnerships that we were able to put together. Ang Department of Education ay isa sa aming mga katuwang, pati National Historical Commission of the Philippines. Sila yung talagang tumulong sa amin at nag-akay sa amin para masulong ang mensahe na ang kagitingan ay pwede mong gawin sa pang-araw-araw mong buhay as well. And we also had a partnership before with the
the PNP, Philippine National Police, when we launched Police Magiting, it's an award system, parang ano siya, spot award system na ang kagitingan ng isang police ay agad-agad nire-recognize. Very small tokens lang naman ang binibigay, hindi naman kalakihan, but then it, I think, inspired a lot of policemen na to go beyond duty, to go beyond what they what's expected of them to be able to do good for the Filipino. So ganun yung aming programa, Professor Shao, and this year Ayala Foundation is celebrating its 60th year. Wow. Battle cry pa rin namin, Professor Shao, is maging magiting, pero ang aming tema ay faith in the Filipino. Wow. And it's faith in the Filipino as a theme of Ayala Foundation's 60th anniversary was embraced up to our Board of Trustees level. Sila, even sila Jaza approved of it. We presented it to them and they really loved it because Ayala Corporation is a 187 years institution, and kami reflection lang ng 60 years ng Ayala Corporation's 187 years. At walang, I think there's not much to say kung magtatanong ka na ang naniniwala ba sa Filipino ang Ayala Corporation, kasi nagstay sila eh. Just by staying through thick and thin sa anumang unos na naganap sa history ng Pilipinas, hindi sila umalis because it would have been easy for them to leave and say, oh, ayaw naming mahirapan, ayaw naming ganun, but they opted to stay. So kami, parang we are inspired also by what our business units have been doing, addressing several pain points, like for example going into the area of health, going into education. We at Ayala Foundation, we're proud of where we have arrived, how our programs have evolved. Meron din kaming mga tinitingnan na measures as to paano mo sasabihin na successful yung programa mo. We always ask ourselves, how did we change lives? How did we improve people's lives? And we attempt to do that scientifically by assigning a number. There are ways that our guys at the governance team do it. But really, nag-uumpisa yan sa isang, yung sinasabi ni John, sa Professor John Day, siguro hangarin o marubdup na damdamin para makatulong. Hindi at mapaunlad, di lamang ang sarili mo, kundi yung mga tao rin na nakapaligid sa'yo and the country in general. Wow. Wow. Thank you, ma'am. Sobra. Before we go to the question and answer, I really like to emphasize this. And in fairness to, the Ayala Foundation is 60 years. No? Yes. But the Ayala Corporation has been here for about 200 plus years. No? 200 years. 187 to be exact. 187 years. No? 1800s pa yan. And of course, ang isa sa mga heroes ko sa aking pag-aaral ng kasaysayan, no? Major hero ko, ay yung founder ng Ayala Corporation. Diba? Si Don Domingo Rojas. No? Don Domingo Rojas was someone known to pursue, kahit siya isang Spanish, no? Na to pursue pro-Filipino initiatives, which led to his incarceration and death in Fort Santiago. Doon na siya inabutan ng kamatayan. I think it was three times he was arrested for being suspected of helping Filipinos, including the Hermano Pulido. And of course, syempre, yung anak kasi ni Rojas, si Margarita Rojas de Ayala. Rojas married the business partner of his father, no, si Antonio de Ayala, and Margarita Rojas de Ayala was a very very famous philanthropist, no? Siya ay nagtumulong sa mga mahihirap. Panahon ng Espanyol yan, at babae. Galing. Panalo!
So, siguro, Professor Shao, kinocontinue lang nila yung tradition na yun because I think yung kagustuhan na tumulong is still, yeah, it has not gone away. Maybe nag-evolve lang siya. Ngayon, digital na tayo. Mas marami dapat natutulungan. And but yun pa rin siya. I think the establishment actually of Ayala Museum, which serves as parang testimonial gano'ng kagaling ang Pilipino, gano'ng ka-rich ang ating kultura. It's like it was actually established as a form of civic action na pakita natin na hindi naman tayo pipitsuging lahi. We were civilized before all the Westerners came. That's why lahat ng parang in-exhibit sa Ayala Museum, and of course the dioramas will tell you of it as well, is gaano kagaling ang Filipino and how the young Filipinos of today should be proud of their roots, should be proud of what we've gone through, should be proud of what we have. Galing. Salamat po. Thank you again. Thank you, Professor Shao. So, standby lang kayo kasi baka may mga katanungan para sa atin bago ko ibigay kay Gia ang lapag. Binabati ko ang aking girlfriend na si Noela May Orozco. At syempre yung mother ko na si Mrs. Vilma Briones Chua. Ayan. At si Michelle Chua, Mark Chua, lahat po ng kapamilya ko, daddy ko, Charles Chua, lahat ng Briones, Tarlac, hindi ko na kayo mababati lahat, pero, you know, be strong and laban lang tayo. No? Vladimir Agkawili Nieto, no? Thank you so much. Sabi niya, I agree, lalaban at magpupunyagi tayo gaano man kalakas at laki ang kalaban upang ipaglaban ang ating kalayaan that should serve as reminder sa mga modern day oppressors ngayon. Tama! Please continue sa pagpaparinig. Congratulations. Thank you din kay Jigger M. Tomaro. Oh, si Eufemio Agbayani ng National Historical Commission of the Philippines, pinabati din natin at nakikipon. So Gia, may mga comments and questions dito sa ating from the Facebook na nandito sa chat. Right, sige po. There's a comment from Ms. Rowin de los Reyes. Sabi niya po, some common concerns about Filipino history is that it isn't often integrated to other subjects. And more often than not, teachers assume that Generation Z students already know the details about our holidays, tulad ng EDSA holiday or Araw ng Kagitingan or Rizal Day. So, ano pong masasabi niyo doon, Sir Chow, Ms. Sel, Sir John Ray, na concern ngayon na teachers assume that Generation Z students already know the details about holidays, etc. So, hindi na nai-integrate sa subjects ang history. Well, tandaan natin na itong kasi ganito yan eh. Ako kasi mas mabait kasi ako. I don't know si Sel o si John Rick, pero mabait kasi ako eh. Hindi ko in-expect na ang mga Pilipino alam yung details of history. No, na ordinary yung Pilipino, halimbawa yung janitor o kaya yung teller ng banko o yung ganon, no? I really do not expect them to know. But at least, yung mga major people, at least Rizal, Bonifacio, kilala nila kung sino. Kilala kahit sabihin mong in the vague sense, may sense sila noon. Oh? And yung Araw ng Kagitingan, halimbawa, at least alam nilang yan ay para sa mga lumaban. Now, this is the assumption of a lot of people. When, kaya nga yung mga academics, sinasabi lang, ay, si Xiao Chua, wala namang bagong sinasabi yan eh. Ano yan eh, paulit-ulit. Totoo yun. Wala talaga akong bagong sinasabi halos. Bakit? You're assuming that nung kinwento niyo yan nung 1970s, 1980s at 1990s, that was enough. No. You have to repeat history every time. Why? Because may bagong pinapanganak na hindi alam yan at lalaki at makikinig. You always have to repeat. They're public history. Hey, kayong mga akademiko. Huwag niyo sinasabi yun na paulit-ulit lang ang sinasabi niya. Kailangan talagang ulitin. Kailangan i-re-emphasize ang kasaysayan. May hugot, no? Ayan. Sige, may mga comments si Ma'am. Pwede pag sabihin niyo lang kung may dadagdag kayo. Baka pwede akong magdagdag, Professor Shao. Si
ang Ayala Foundation is working with the Department of Education in the creation of modules para sa mga mag-aaral na grade 1 up to grade 12. This is still part of the Magiting program. Gumawa kami ng mga symposium, pinag-usapan, for example, like you said, Rizal and Bonifacio. At doon talaga diniscuss, hindi lang yung nababasa mo sa libro. For example, we were able to get Gemma Araneta to tell some anecdotes about Jose Rizal na wala sa libro. Yeah. Na yung parang they have it lang because she's part of the family. So, yun yung gusto naming ang audience naman namin doon ay mga teachers, and teachers din yung teachers and superintendents ang gagawa ng module on Filipino heroes. Sinisimula na po yan ngayon, Professor Shao, and DepEd will be using that. Oh yes, yan. Kasama kayo doon. Bonifacio, naging resource speaker ka. Yeah. Yes, every holiday. Nag-resource speaker ka. May module for different grades, yes, on Bonifacio that will be given to students yes, near the dates of the holiday. Yes. So, yan yung isa sa aming naisip together with DepEd, of course, na paano mo sinasabi, Professor Shao, na paulit-ulitin mo para malaman nila, tandaan nila ang, and still in the line of valor, kagitingan, na pagpapahalaga din sa mga sakripisyo nitong mga taong ito, and paano sila makakahugot from there, kung paano sila magiging better citizens for the future. Okay. So parang ganun, Professor Shao, meron kaming ginagawa. Beautiful. Thank you so much. Yes, the next comment, madam. Wala pa pong question, but may nag-comment po. Ang sabi niya, ang kasaysayan ang nagbibigay sa atin sa kasalukuyan at hinaharap sa mga leksyon ng kahapon. Salamat, RG Escalante. Ito ba nabasa mo ito, si Satsetok Oredalt? Siguro ang pangalan niya, Pladero Potestas. Pladero Potestas, August. Hashtag LearnAs1PH. Nagpapatunay lamang ito na ang Pilipino hindi sumusuko sa kahit anong laban. Nice. Ayan, meron pang... Ito po may tanong from Thea Magallanes. Sabi niya po, how can our collective history as a nation of valor and humility help guide our future? John Ray. Hello? Yep. Star Trek. Ray, ano yung comment? Sabi, how can our collective history as a nation of valor and humility and humanity siguro to help guide our future? Kasi hindi humble yung mga Pilipino eh. Well, actually, hindi humble. Okay, ano kasi yan? Medyo complex yung stand ko on humility and ano. Kasi hindi ibig sabihin ng humility ay yuyuko ka na lang habang inaapi ka. Kumbaga. So, kung yun nga, sabi nga, kung nasa katwiran, kung nasa katwiran ka, ipaglaban mo. And I think that is how we can express or practice valor, na hindi porket pag may nakikita kang mali sa lipunan, isa itong pagkakataon to speak out, okay, na ipaalam mo sa mga kababayan mo, paalam mo sa mga otoridad o sa mga may kapangyarihan na hindi pwede yung mga ganitong bagay, kasi either mali ito, wala ito sa katwiran, maluktot ito, or talagang wala itong pakialam, or apathetic ito sa pinagdadaanan ng kapwa mo. So kung may ganitong pagkakataon or pag may ganitong pangyayari, especially during this pandemic time, ay kailangan ito talaga yung panahon na to really speak out sa mga laban sa mga mali, at kumbaga practice how to practice humility in terms of that. Ayun, hindi ibig sabihin na tanggapin mo na lang or sumunod na lang, but you really have to express yung kung ano yung tama, kung ano yung nasa katwiran. Ito yung mga dapat natin ipaglaban. Ayan, yung mga prinsipyo na pinagsakripisyuhan at kumbaga isinabuhay ng ating mga bayani, ito yung mga dapat nating ipakita. Okay, when it comes to humility,
ay syempre, kailangan natin tanggapin na wala naman sa atin lahat yung solusyon. Even yung mga bayani natin, like si Rizal, inadmit niya sa kanyang Nolime Tanghere na, o kahit ako hindi ko alam ang gamot sa cancer ng lipunan, so ang gagawin ko na lang ay I will just speak out using this novel. I will speak out ano nga ba yung mali sa lipunan. Yun. Hindi niya kinlaim na ito yung sagot, ito yung katanungan. But okay, by exposing kung ano yung mali sa lipunan, hopefully enough people will care and do something. Ayun. So, salamat. Ganon. Tama ka. Ito, ano lang, Gia, no? Sisingit ako ng konti sa'yo. Sabi ni Eupemio Agbayani III ng Historical Commission, kaya siguro Cruz ang memorial sa Mount Samat Bataan, ini-invoke ang Good Friday, Easter Sunday story. O, ganda. Gandang insight yun, di ba? Ganda. Thank you. Mula, nakikinood at nakikisa mula sa Quezon City, si UP. Ana Cubalies, si Vlad Balaw, hello Professor John Ray Dao, si Don Makahilo, ang ating NGO girl, no? Artista! Artista, hello kay Don at kay Jack. Ayan, oh, hello Don at Jack. Yes, oh, sabi niya sa akin, artista! Sabi niya sa akin, di ba? Oo, si Mario Flores II, Marie Cardison, thank you no sa inyong lahat na nanon. Dami-dami niyo pong nag-comment from different parts of the country. Thank you, thank you, thank you. I think we have 500 comments already, you know, saying hi, saying we're here, Dipolog City, Sharif Kabungsuan, no, College, oh, Patricia Lynn Kasakasan, tulad mo, no? Marami-marami pong nanood ngayong araw na ito, no? Maraming salamat. We have 154 still active watchers here, no? At syempre, ayan, RG Escalante sabi niya, Ayala is always committed to corporate social responsibility. Ayala is always catered to the common good. O si Giovanni Labaw, ayan, mabatiin na kita from Baliwag, Bulacan, ha? Paulit-ulit na nga, di pa rin naiintindihan ang kasaysayan. Oh, sad. No? Asan ba yung appropriate ano doon? Sad. Oo. Salamat. Oh. Tuloy-tuloy, Prof. Chow, hanggang bumaon ang at maging magiting. Magiting, sorry. No? At maraming pang iba. Jimmy Cipriano, oy, hello, thank you. No? Si Joseph Permitano, sabi niya, maraming pong salamat, Sir Chow Chua, sa iba pa nating tagapagsalita ngayong araw na ito, sa mga aral na tinuro niyo at binigay sa amin tungkol sa 500 years of valor and victory, ang kagitingan ng mga Pilipino. Muli po maraming salamat. Hashtag kasaysayan kaysa. Hashtag learn as one PH. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ano? Amianos Marcelino, sorry ah. Ngayon lang ako bumati ulit eh. No? Mildred Parko, no? Et cetera, et cetera. Thank you. Gia! Yes, and sir, ako na lang, may question ako to close. Kasi di ba when we talked about valor and bravery, especially the 500 years, we acknowledge yung heroes natin dati, sila Lapu-Lapu, Francisco, Dagohoy, Bonifacio. Pero ngayon po, in modern times, paano po magiging magiting si Juan ngayong kasalukuyang panahon? I let Sel answer that question. Ma'am Sel. Ang paggawa ng tama para sa kapwa at sa bayan ay isang uri na rin ng kagitingan kasi marami tayong distractions, maraming pwedeng gawin, pwede ka rin pumili na huwag ka gumawa ng tama. But simply trying to do what's best for your country, for your family. Siguro, ordinaryo man na masasabi ang kagitingan na yun, but as we said earlier, pag pinag-ipon mo yung lahat ng tayo magiging ordinaryong mag-ambag ng ating mga ordinaryong kagitingan, ang laki na nung mangyayari for the country. So, kagaya ng ngayong COVID, huwag tayong pasaway. Mag-mask tayo kung lalabas. Huwag tayo. Diba? Parang sa kasalukuyan, parang sinasabi nga in one of the seminars I've attended at the Ayala Group, parang sabi nung speaker don't let this crisis go to waste. Yes. So parang sa sinasabi nyo rin na mga Bataan Death March, yung pagkatalo or pagkapanalo natin, parang doon tayo humugot ng lakas o leksyon para mas mapabuti pa natin ang ating pansariling buhay at makaambag naman tayo sa lipunan. Kasi wala namang magpapahalaga pa sa Pilipinas, kundi dapat
Filipino, di ba, Professor Shaw? Correct advice. So, Pinoy talaga. Walang tutulong sa Filipino. Kung hindi, apwa. Pilipino. Maraming salamat po. Ah, by the way, oh, panalangin po tayo sa recovery ng ating dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada mula sa COVID-19. Oh. Mukhang medyo kailangan natin yan ng ating mga panalangin. Ano man yung mga opinion nyo about President Estrada, no, talagang may ambag po siya sa ating kasaysayan. So, ano, Gia? Ay, John Ray, you want to add? Ako, okay na ako. Ang ganda na nung sinabi ni Ma'am Sel eh. Kasi, kaya gusto ko si Ma'am Sel kasi si Ma'am Sel talaga yung magtataguyod nito ng modern heroism dito sa Ayala Foundation. No? Matagal ko nang nakakausap si Ma'am Sel noon pa at talagang sinusuportahan niya yung mga initiatives na to. So Gia, meron akong ano, may pahabol sana ako. I know you wanted that to be the last question, but meron ditong napagandang ano, no, mga pahabol na comments. Yung kay RG ba, nabasa na natin ito? Ito sir, itong kay RG Escalante po? Yeah, o yung tatlo na huli. Yan na yung huli natin bago tayo mag ano, final messages. Sige po, sabi niya, courage today is the same with yesterday. It's just how we look at things in the eyes of the common people. Magkaiba man ang panahon, hindi sana mawala ng pag-asa. Ayun. Ito si Charles. Charles. Ako Charleston ako, so tatay ko Charles. So nakaka-relate ako sa'yo. No? Sabi po ni Charles, ang ganda ng talakayan. Sana maging gutom sa kasaysayan ng mga kabataan. Panalo. Tama po. Panalo. Tapos may comment dito, ha? May comment dito. Sabi, no? Ito. Nandito yun, eh. Wait lang, ha? Sorry, ha? Gusto ko lang mabasa, no? Ano daw si Ma'am Sel Amores daw? Ayan, husay ni Madam Amores. Sensible. Sabi ni Noela Orozco. Ayan, nag-message sa akin, no? Ang ganda daw ng comment. Salamat. Salamat po. Thank you, no? Ayun, si Charles. Thank you. Alam nyo, si Noela nakakatuwa kasi para din siyang taga-Bibal kasi tinitignan niya yung mga comments na magaganda at sinesend sa akin, ano? Oh, by the way, si Noela nag-host na po sa atin noon, ano? And si Don, ang dami daw hearts na ibinigay sa atin. Thank you, Don, no? Kaibigan namin yan ni John Ray Ramos from long, long time ago. Thank you so much. So ngayon, let's go to the final part of our program, which is, you know, we say some closing remarks for our teachers, for our students. Ngayong araw na ito, mahalaga. Araw ng kagitingan. And then 500 years of valor in 500th year of the victory. So, siguro, unahin natin si Gia. Yes, what a privilege, Sir Shao. Thank you for inviting me here po. It's amazing. Nakakataba po ng puso na talagang patuloy nating binabalikan ng kasaysayan because there are so many lessons to be learned and there are so many inspirations to be taken away from our heroes. And yun po, yung Magiting Plus, Sir Shao, plug ko lang. Yeah, please. They can please, go to please, the please. Ayala Foundation channel po. Yung mga teachers po natin, it's useful for the kids today and kahit po yung youth natin. Just go to the Ayala Foundation channel po on YouTube and the Magiting Plus episodes are there. So sana po, panoorin nyo. Perfect for teachers dahil lahat tayo ngayon ay nag-online class. Yes, and so far, sir, meron na kaming 2 episodes na na-release. The first one is about the first books of the Philippines, yes. And then the Malolos Congress. And then this Friday is Battle of Bataan and Death March. I'm there in the Malolos Congress. Bawat isang episode, tinuturo isang lesson kung paano maging magiting. A history yung handle. Chia, so fantastic and fabulous that you accepted our invitation to be our co-host for... It's a privilege, sir. Thank you. God bless. Ito naman, si... ano ba itong bago ko sabihin ito? Si Ma'am Sel Amores po, no? Salamat po sa oras na... Siyempre, corporate ito. Ang oras dito, mahalaga. Wala akong pambayad dito. Pero, salamat at pumunta kayo, madam. Any final thoughts for our program tonight?
Maraming salamat, Professor Shao. Ikaw is, actually, we see you as also one of the more magiting Filipinos kasi lumalaban ka lang eh. Kahit sinasabi mo, sinasabihan ka, paulit-ulit sinasabi mo, but still, sinasabi mo, no, kailangan nating ulit-ulitin kasi kailangan nating malaman yon. Kailangan nating ituro sa ating kabataan, ipaliwanag, ano ang mga pangyayari sa history natin para mas ma-appreciate mo na Pilipino ka. Maraming dumaang hirap, pinagdaan ang hirap, maraming nagbuwis ng buhay para maging ganito tayo ngayon. No matter how you say society is not as our Philippine society has is found wanting, pero ito lang yung bansa natin eh. Ito lang yung bansa natin, so mahalin natin. So what I'm saying is, laban lang, maging magiting, and continue to have faith in the Filipino. Darating din tayo doon. Mabuhay. Laban! Laban! And of course, my dear friend, and I always say this, I'm so privileged to have been a collaborator of this man, Professor John Ray Ramos. So, sa ating kasaysayan, and ito ay sabi mo nga Shao, sa iyo ko ito ng pulot na ang kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng pakikibaka. Ayan, at hindi lang na, at may ibang ring mga historiador na nagsasabi na ang kasaysayan natin ay tunay na kasaysayan ng pakikibaka, tungo sa katwiran at tungo sa kaginhawaan. So ganun yung pagbubuo ng isang bansa na isa itong patuloy na pakikibaka upang magkaroon ng mas mabuting lipunan, mas makatwiran na lipunan at mas kumbaga at isang mas malakas na o mas malakas at mas makatwiran at mas pantay-pantay na demokrasya. Ito ay patuloy na struggle. So sa bawat henerasyon ng nating mga Pilipino, okay, laging nagkakaroon ng mga hamon sa atin. At lahat tayo o lahat sa ating o yung mga nauna sa atin ay maging sila ay kumaharap sa mga panahon na madilim, sa mga yung naging epekto sa bayan. At sa tingin ko, tulad ng henerasyon natin ngayon, tulad ng mga nabubuhay ngayon, patuloy tayo or patuloy ang hamon upang maging magiting sa harap ng lahat ng suliranin. So, ang tanong, hey, ano ang gagawin natin? Ayan. Ano ang magiging solusyon natin? Ayan. So, hopefully, ay umano tayo sa kabutihan sa ating pagiging makatao, sa ating humanity, kumbaga, na ito yung isang malaking asset natin bilang mga Pilipino, yung ating sense ng pakikipagkapwa at maging yung ating sense ng kagitingan na ang bahala na mentality natin na kaya nating humarap sa anumang suliranin. At sa panahon ngayon, ang hamon sa atin sa kasalukuyan ay ang pandemya na ito, ay sana ay maging magiting tayo at kumbaga ay maging magiting tayo at the same time ay maging makatwiran at makatao tayo sa ating mga kababayan. So, ang challenge na ito ay para sa lahat, sa mga makapangyarihan, sa mga ordinaryong Pilipino, naway maging magiting tayo sa harap ng pandemyang ito. Salamat, John Ray. Oh well, wala akong hinanda na sasabihin. Gusto ko manggaling sa aking puso, no, yung sasabihin ko sa hulihan. Ang dami na hong nawala. Hindi niyo ba nakikita sa mga wall ninyo na every time na tumitingin ka sa wall mo, may namatay kang magulang ng kaibigan mo, namatay ang kaibigan mo, isang sikat na tao, namatay. Nakakapanghina na ng loob eh. Sa totoo lang itong nangyayari sa atin. Marami sa atin eh, wala pang COVID eh, talagang kinakabahan na talaga at talagang nahihirapan magtrabaho, nahihirapan na magpatuloy sa kanilang buhay. Ang dami-dami po sa atin ngayon, nagkasakit ng COVID, gumaling nga, hindi naman alam saan kukunin ang pambayad. Milyon-milyong piso minsan. Nasa panahon tayo na kakaiba.
nasa panahon tayo na maaaring bumigay ang ating utak. Nasa panahon tayo na dahil tayo ay isolated, feeling natin tayo ay nag-iisa. Napakasakit ang mga ganitong klaseng mga kaisipan. 2 taon, nang nakalilipas, nakakalabas tayo, nakakasama natin mga kaibigan natin, nagbibigay sa atin ng tuwa na makasama, makakontak ang mga kaibigan na ito. Pero ngayon, wala. Narito na naman tayo ulit sa dati, nung nagsimula ang pandemic, halos. Ang pagiging magiting, mga kaibigan, ay ikinokonect ako sa salitang fortitudo. Fortitude. Yung kahit na ano ang mangyari, kahit ikaw ay binubuli, kahit ikaw ay inaapi, nahihirapan, tumutuloy ka lang. Fortitudo. Kagitingan. Valor. At sana, habang tayong lahat ay nagiging magiting, sana wag nating kalimutang humugot ng lakas. Humugot ng lakas sa isa't isa. Napakalaki ng ating problema. Hindi rin natin alam kung paano tayo magkakaisa. Pero sana isipin natin, magkakaisa tayo kung nakikipagkapwa tayo, tao tayo. Kung tayo ay nag-iingat, following basic health protocols para hindi mapahamak ang ating kapwa. Humugot tayo ng lakas sa isa't isa. Sapagkat ang kagitingan nakita natin sa kasaysayan ng Pilipinas, na kapag tayo ay nagwawatak-watak, tayo ay natatalo. Pero kapag tayo ay nagkakaisa, tayo ay nananalo. Yan po ang ituro natin sa mga bata. Hindi yung pinag-aaway-aaway natin social media. Politiko lang nag-aaway kayo. Politiko lang. Pinag-aaway-aaway tayo ng mga yan para sila ang makinabang. Tayo, pinaglalaban natin sila. Pero hindi tayo ang nakikinabang. Mga kaibigan, kailangan humugot tayo ng lakas sa isa't isa. Itigil natin yung mga away na yan. At palalahanan natin ng isa't isa. Huwag mong murahin yung kapwa mo sa social media. Nagihirap na yung mga tao ngayon eh. Makipagkapwa tao tayo. Sapagkat kailangan natin ng isa't isa sa panahong ito. Napakadilim man at parang walang katapusan ang ating pinagdadaanan ngayon. Umugot tayo ng lakas na may mas malaking mga hinarap ang ating mga ninuno, pero sila ay nagtagumpay. Magtatagumpay tayo. Hindi natin papayagan na hindi tayo magtatagumpay. Pero tandaan natin, hindi madali. Nagtagumpay ang mga ninuno natin matapos ang maraming paghihirap, maraming sakripisyo, marami ang nabuwal, marami ang namatay. Kaya kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin makipagkapwa tao sa isa't isa. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikipagkapwa tao sa loob ng 2 oras. Ngayong araw na ito, ngayong gabi ito. Muli, ako po si Xiao Chua na nagpapasalamat. At kahit napakabigat ng ating mensahe, atin pong tandaan, kasaysayan. Kaysayan. Bye-bye. Thank you.